Para po dun sa nagtatanong kung nasa na raw yung flower horn kung si Tame, ito siya oh. Ayan oh. Alive in kicking. Medyo nag-drop cook nga lang eh. Medyo namutla ang kulay. Tame! Tame, Tame, Tame! Tame! Ano daw pinapansin oh. Hi guys! Kamusta po kayo? Ako si Pabsnix, nagbabalik para sa isa na namang vlog. At kung bago ka pa lang, don't forget to hit the notification bell para updated ka sa mga videos ko. At kung dati ka na, salamat sa pagbabalik. So maraming salamat po sa inyo. Kala mo talaga vlogger na vlogger yung mga pinagsasabi ko eh. Anyways, dahil marami nagre-request na tanggalin ko na rin yung bigote ko. Hindi, joke lang. Yung girlfriend ko lang, nabubwisit na raw sa itsura ko. Bago tayo magsimula, mag-a-hit muna ako. Let's go! Oh. So ang topic natin ngayon ay tungkol sa Belgian Malinois. What are the pros and cons sa pag-aalaga nito? So nakuha ko si Bella when she was 2 months old at ngayon ay 1 year and 2 months na siya. So 1 year ko na talaga siya halos kasama. At isi-share ko sa inyo experience ko about sa pag-aalaga sa Belgian Malinois. Sana makatulong to sa mga newbie, kagaya ng mga nagko-comment sa akin na Pops, bibili ako ng Belgian, plano ko this ganitong month, kukunin ko. Kaya nanonood na ako ng mga videos mo at nakakatulong naman sa akin. So, ito, isa pang helpful video na gagawin ko na sana ay makatulong sa inyo. So, simulan natin. Wala po akong babasahing anything. Hindi rin po ako nag-research about dito. Talagang pure experience lang po itong isishare ko sa inyo, guys. So, number one pros. Si Bella po ay intelligent and easy to train. Kung mapapansin nyo po yung mga videos ko, na-train ko siya ng ako lang. Wala po talaga akong experience sa pag-train. Bale, second dog ko si Bella. Ang first dog ko is yung husky na nasa Baguio. Nakuha ko siya ng 2 years old. Hindi ko man siya na-training kasi malaki na nga siya nung nakuha ko. Hindi naman po ako expert sa pag-training. Pero kahit papano, may mga natutunan naman siyang mga tricks and mga commands na sinishare ko nga dito. Pinapakita ko yung journey ko dito sa aking channel. Lagay ko sa link yung mga naituro ko sa kanyang mga tricks. Kahit meron na akong mga naturo kay Bella na tricks at command, kulang pa din. Meron pa akong mga gustong idagdag kagaya ng mga perfect heel, tsaka yung mga off-leash sa labas. So, wino-workout ko naman yan na sana eh sa sunod ma-perfect ko na yung mga ibang gusto kong command. Pros number 2. Ang mga Belgian po ay loyal. Based sa experience ko, talagang kahit papaano eh clingy rin yung aso ko. Kasi simula nung nakuha ko siya, halos everyday ako nagpapakain sa kanya. Nakakabanding ko siya. Kaya ayun, napapasunod ko rin siya. Alam ko na kapag kailangan ko yung aso ko, talagang sasamahan niya ako. Kahit na maglakad ako ng 5 kilometers, talagang sasamahan niya ako. Hindi siya basta-basta mapapagod. At hindi siya kagaya nung ibang aso na suplado. Yung talagang ipi-please ka niya na ipet mo siya, laruin mo siya, isama mo siya sa walk. Gusto niya lagi ko siyang kasama. Yun ang na-experience ko sa aking Belgian Malinois na si Bella. Number 3, affordable. Sa palagay ko, affordable na rin ng Belgian eh. Kasi para sa akin na, yung bili ko sa aso ko na si Bella, 2 months old siya, nakuha ko siya ng 10,000. Mid-range siguro, napapansin ko, marami rin mga nag-aalaga ng Belgian kasi may makukuha ka ng Belgians na nag-range ng 7,000, mga budget meal. Pero ma-advise ko sa inyo, hindi porkit may makukuha kayong murang Belgian, eh, yun na yung kukunin nyo kasi napakarami pong mga consequence, I mean, mga cons din ng mga pag-aalaga ng Belgian, hindi puro pros. Kaya pag-aralan nyo munang mabuti at kailangan, prepare kayo sa pagkuha ng aso. Kasi matagal nyo pong aalagaan yan, hanggang 13 years halos ang buhay niyan. Hindi yan sapatos lang na pagbinili nyo, tapos ayaw nyo na, pwede nyo ibigay sa iba, pwede nyo, di ba? Pwede nyo ulit ibenta. Hindi po ganun ang pag-aalaga ng aso. Commitment po yan, napakabang commitment ng pag-aalaga. Number 4, naturally protective po ang aso ko. Halimbawa, nasa labas ako, may lumapit sa aking tao or may mga nakakasulubong akong tao, napapansin ko, ano siya, alert siya. Talagang tayong-tayo yung tenga niya, tinitignan niyo yung mga environment, tinitignan niyo yung mga taong lumalapit sa akin. So talagang naturally protective po ang Belgians. Although hindi nga lang siya na-train ng yung mga bite tsaka yung proper na protection. Hindi ako sigurado kung talagang kakagat siya kapag halimbawa eh kasama ko yung aso ko, tapos tinulak mo ko or inaway mo ko. I'm sure na naturally protective siya kasi nakikita ko sa actions niya. So, na-train ko din siya at meron siyang flexible na attitude. Ganito yung example. Kapag lumabas kami at nag-walk, mabait siyang ilakad. Kahit sinong tao yung halimbawa babate, ganyan, tapos gustong kapitan, nakakapitan nalang yung aso ko. And ako, I am confident naman na ipahawak sa kanila kasi alam kong hindi sila kagatin ng aso ko dahil na-train ko nga yung aso ko. Pag nagkaroon kayo ng Belgian, kailangan after early age, i-train nyo sila makipag-socialize sa ibang tao. Tsaka,
sadayin nyo na yung naiiwok talaga sila, na masanay sila sa paglalakad. Pero kahit ganun kabait yung aso ko sa ibang tao, kapag andito siya sa may bahay namin, kahit dun siya nakakulong sa likod, once na marinig niya yung pinto or yung gate namin sa harap na binuksan, talagang alert siya agad, tumatahol siya. Lalo na paggabi, ibang-iba yung alertness niya. Talagang pwede mo siyang asahan as guard dog dito sa aming bakuran. Paggabi, parang iba yung pagka-red alert niya eh. Red alert talaga yung tenga niya. Talagang alam mong talaga nagbabantay talaga siya. Okay si Bella sa mga kids. Kahit na lapitan siya ng mga bata, walang problema. Confident ako kahit kapitan siya ng mga maliliit na bata. Alam ko talagang wala siyang aggression about doon. Kasi nga, bata pa lang siya. Kinokorek ko na siya about sa mga socializations to other people. Number 5, pros. Low maintenance po. Yes, low maintenance po ang asong Belgian Malinois. Kahit sabihin natin na medyo nasa middle size siya, hindi naman siya ganun kalaki, hindi rin ganun kaliit. Sa pagkain, top breed, 1 sack 20 kilos. Tumatagal siya ng I think 2 months or mahigit kasi hinahaluan ko ng konting rice yun eh, kaya tumatagal. 1,600 every 2 months or 2 months and a half. Matipid na siya para sa akin. At sa grooming naman, wala rin pong problema. Nagsished siya, konti lang naman siya magshed. Hindi ko na siya binabrush. Tapos yung isa pang maintenance niya, yung pagtitrim ng kanyang kuko, hindi ko na rin po tinitrim yung kuko niya. Kasi layo ko naman siyang winubok, layo ko siyang pinapatakbo sa labas. Usa naman pong nabubudpud yung kuko ng aso eh, pag lagi siya naglalakad at tumatakbo. Actually, talagang maintenance ko lang po kay Bella, pagkain lang eh. Tsaka shampoo, konting shampoo lang rin. Kasi hindi naman din ganun kahaba yung coat niya. Pagkaligo, balik lang sa kulungan. So wala pong maintenance. Low maintenance po ang Belgian. So lipat naman po tayo sa mga cons. Cons is the bad things na yun, or hindi maganda sa aso. So ang Belgian po ay not for everyone. Like what I said sa unang video kong ginawa, ng mga tips na dapat mong malaman tungkol sa Belgian. Pero ngayon, mas detailed ako compared dun sa video na yon. So ngayon, simula tayo sa tip number 1 sa cons. Not for everyone tong Belgian Malinois, kasi lalo na pag maliit yung space ng bahay mo. Ewan ha, experience ko to ha. Talagang pag pinakawalan ko siya ng cage, lahat ng bagay target lock sa kanya. Brush, yung damit, yung basahan, yung chinelas. Although ngayon yung chinelas, nakorek ko siya. Tuwing tinatangay yung chinelas, pinapalo ko siya sa bibig. Ngayon hindi na siya nang tatangay ng chinelas. Pero meron akong ipapakita sa inyo mamaya, yung cage niya. Marami na siyang mga kalokohang ginawa doon sa cage niya. Guys, ito yung sinasabi ko sa inyo yung ginawa ni Bella sa kulungan niya. Sinira niya, inat-ngat niya. Pinalitan ko ng ganito. Yan. Nakalagay yan dati diyan. Inat-ngat niya rin, naabot niya doon sa loob, hinila niya. Iba talaga yung mga ano, guys. Iba tong aso ko pag naboboard. Kaya lumuwag yan, ginangat-ngat niya rin to. Kaya paminsan-minsan, yung nguso niya, may mga gasgas, ayan o. May mga gasgas yung nguso niya, kinagat niya kasi ito. Ayan o, nasisira na nga o, pinagngat-ngat niya. Ito pang isa. Please. Kita niya yung ginagawa niya, guys. Ginat-ngat niya yung palibot nung cage niya. Tapos ito, nilagyan ko dito ng ganito, para, kasi kinakabahan ako eh. Teka lang, doon ka muna. Sandali lang. Doon. Itong ganito, nilagyan ko ng ganito, baka kasi kinakabahan ako may palakang makapasok. Ayan, ginawa niya, pinapak niya rin. Teka lang, diyan ko, sit, stay. Dati buo yan hanggang dito eh. So ayan yung mga disadvantage sa Belgian. Talagang ngangat-ngatin lahat ng, I mean, disadvantage pala sa aso ko. Baka sabihin nyo, nirelate ko yung mga ibang aso nyo eh. Binali ko to, 600. Tingnan nyo, wala pa isang linggo sa kanya, pinapak niya no. Durog-durog. Ayan. Eh wala eh, nilabas ko na. Di bahala siya ngayon humiga sa may ano, sa may sahig. Wala, nginat-ngat niya, kasalanan niya. May time na halos 1 week ko siyang hindi na ilakad, hindi na ilabas sa cage. Talagang nagwawala siya kahit gabi ang ingay niya. Hindi ko siya mapatahimik, tapos yung cage niya, kinakagat niya. Talagang, ewan, nag-iba yung attitude talaga niya kapag talagang di siya nakakalabas. Yung di niya nare-release yung energy niya. Number 2, ito yung isa ko ring problema kay Bella. Talagang hindi ko siya ma-off-leash sa labas. As in, talagang kapag in-off-leash ko siya, tatakbuhan niya ako. Which is, dapat naman talagang hindi ko siya i-off-leash. Kasi, meron pong batas na bawal mong i-off-leash ang mga aso. At for example, nasagasaan yung aso ko, eh naka-off-leash. Wala na akong kalaban-laban doon kahit pa ang presyo ng aso ko ay 100,000, 150,000. Wala sa presyo yan. Basta in-off-leash mo yung aso mo at nasagasaan, count yan as stray dog. Wala kang kalaban-laban dyan. Kaya hindi rin ako titiwala sa kanyang i-off-leash kasi yun nga, talagang hindi ko siya makontrol. So, isa yun sa mga cons na nakikita ko. At number 3 na cons,
sobrang taas ng prey drive niya sa mga pusa, sa mga aso. Well, actually, sa mga aso naman, hindi ko naman nakikita aggressive siya sa aso eh. Kasi may time na naka-off-leash ako sa beach, naka-off-leash yung aso ko sa beach. May nakita siyang aso, nilapitan niya. Hindi naman niya inaaway or kinakagat eh. Nilalapitan niya lang, naglalaro-laro lang sila, tapos sinaharot-harot niya lang. Yun yung isang nakita akong problema. Sobrang harot nung aso ko. Hindi ko alam kung makokorek ko to. Siguro pag medyo tumanda-tanda siya, sana makorek ko din. May mga nagko-comment kasi na i-socialize daw early yung aso, yan. Opo, tinry ko rin po yun. Maraming salamat po sa mga nag-comment. Pero talagang ang hirap po talagang iwasan nun yung kapag nakakita ng ibang aso yung aso ko. Talagang gusto niyang lapitan, kapaglaro, yun. Gusto niyang makipagkilala. Pagkatapos sa pusa naman, yun talaga, galit siya. Yun ang problema ko rin. Mataas yung prey drive talaga niya sa pusa. And next vlog ko, ang bala ko sana is i-correct siya about dun sa drive niya sa pusa. Well, hindi naman po ako expert dito, pero may naisip akong paraan. Sana gumana. So, yung mga all around po natin dyan na nanonood, salamat po at nakaabot kayo hanggang dito sa dulo. Comment down below lang po kung nakarelate kayo sa mga sinabi ko at kung meron po kayong any experience about sa Belgian, i-share nyo lang rin po kasi kaya naman po na umiikot tong channel ko is sa inyo rin po. Yung mga suggestion nyo po, yung mga comments nyo, minsan yung mga content na ginagawa ko is galing na lang po sa mga subscriber natin dyan, sa mga kaibigan natin. At meron pa nga po pala akong isang subscriber na gustong special na shout out. Dahil nag-comment siya, nakita daw niya kung paano ko tinatrain si Bella, nakita niya kung paano, gano'ng katalino yung aso ko, na-inspired siya. At ngayon, gusto na rin niya mag-alaga ng Belgian. So, sobrang nakakataba po ng puso yung mga ganyang comment. Maraming salamat po sa panonood at sa suporta. So, pero bago tayong matapos, syempre, shoutout muna tayo, guys. Shoutout kay Kevin Domingo, Gabriel Gochuico, Manuel Mabalo from Bukidnon, Angelo Pingol Jr., Ken Espina, Jericho Jonas, and sa aso niyang si Luna, James Bonuen from Ilocos Norte, Ann and Charles Lee from Baguio, Cindy Piala at ang aso niyang si Jaguar from West Crame, San Juan, Daniel Grant Corsega, Alex Malonzo, Mark Friends Batakan, at shoutout din sa kaibigan nating si Daryl Gamiao. Birthday niya sa December 23. Advance happy birthday bro. Ingat ka lagi. At sa mga subscriber natin, ingat din kayo. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Pops Sneaks out!